皆さんこんばんは、お疲れ様です。 And welcome back to another tutorial video. So ito bali, follow up video dun sa ating part 1 na ginawa kung paano i-unlock or factory unlock ang iyong iPhone. So maraming salamat din po at big shoutout dun sa mga nag-message at nag-hit ng thumbs up na nagustuhan yung unang tutorial ko. So without further ado, bago tayo magsimula, isa munang intro. So una, buksan natin yung Google Chrome at i-type natin dito uu.com. Yan. So yung Google Chrome yung ginamit ko para ma-translate yung ano, yung mga Japanese character na to. So para mabasa natin. Yan, balik translate na siya. Para sa gagawin nating procedure sa pag-unlock ng iPhone. Okay, so kinilig natin kanina yung may AU. Then, pumunta tayo dito sa smartphone and cellphone. Then, punta tayo dito sa contract details procedures. Ito. Information about SIM cards. Ito, i-click natin. Then, punta tayo dito sa click here for SIM unlock procedure. Ayan. So, bali yung dun sa mga nagtatanong kung pwedeng ibang unit or ibang model ng cellphone, dito nyo makikita yan. So, bali dito yung ano, list of frequency bands supported by model. So, ito yung mga pwedeng i-unlock using this procedure. So, may nagtanong din, ayan, kung pwede yung mga Samsung, ayan, check natin dito. 5G, ayan po yung mga model. Then, sa LTE naman, siguro natin ang daming pwede, oh. So, Galaxy S6 Edge, ayan, hanggang sa, dun sa pinakabago, no? Then, 3G meron din, ayan. So, dito nyo makikita yung mga model na pwedeng i-unlock, no? So, puntahan nyo lang tong page na to. So, merong Sony, kung meron sa inyo mga gumagamit Xperia, yan, AU Design Project. Yung mga siguro, ano to, smartphone na gawa ng AU. Yan, meron din Huawei, HTC, Kyocera, AU brand model. Dito sa iPhone naman, ang pwede mong i-open line is from iPhone 6S and bali ito, iPhone 6S Plus hanggang doon sa pinakabago. Yung iPhone 6 po is not supported ng procedure na ito. So, pati yung iPad yan, meron din po. 3G model. Pinakaluma hanggang sa pinakabago. So, kung gusto natin ma-check kung pwede yung hawak nating mga unit, dito lang, punta lang tayo sa menu na to. Tapos balik na tayo doon sa kaninang page. So, bali dito tayo pupunta, no? SIM unlock procedure. Yung kaninang listahan, ayun, nandirito lang sa taas. No? Kung gusto nyo i-check yung mga unit na pwede nyo unlock sa EU. Okay, so click lang natin to. Tapos, piliin lang natin yung number na i-unlock natin. So, ngayon, bali, iPhone 11, 64GB ang i-unlock natin, na. So, click lang natin tong button na to. Tapos, dito, enter lang yung PIN natin, 4 digits. Tapos ito may mga note. Before unlocking SIM lock, please check the following contents. Yan. Basahin nyo na lang yan kung gusto nyo. Then pupunta tayo rito sa terminal purchase with AU dahil bago tong unit na to.
i-click lang natin dito. Chachikan natin yan. Yun, para ma-highlight tong button na kulay orange sya to. So, bali, ito lang din, no? So, bali, kailangan, pagkakuha nyo na cellphone, 3 months, bago mo nyo sya ma-unlock. So, bali, April sya kinuha. So, ngayon, sakto, ano na, April, May, June, July, August, 4 months na. So, pwede nang i-unlock. Click na natin tong orange button na to. Ayan. So, dito, translate natin. So, ano yung reason daw kung bakit natin i-unlock to? Mali-mali lang siguro yung pagkakatranslate dito eh. Ayan, so, drop down lang natin itong menu na to. Punta tayo dito sa Use Overseas Business SIM Card. Ito yung pinili ko yung dun sa mga naunang in-unlock ko na unit na gamit namin. So, yung pinili ko lang Use in Philippines, no? Tapos dito, yung inyong email address sa AU. Okay? Then, click lang natin tong orange button. Temporary registration is complete. The URL will be sent from supportinfo@portalmakeitreal.com. So, nag-sender siya sa akin ng email para doon i-proceed ang pag-a-unlock. So, tingnan natin kung may dumating na email sa akin. So, nangyari nga pala, wala akong na-receive na email from AU dun sa aking email address sa AU.com. So, walang dumarating na link. So, hindi ko ngayon ma-tuloy-tuloy yung pag-factory unlock. So, ang ginawa ko, nag-sign up ako sa website ulit at naghanap ng ibang paraan. So, nakita ko yung automatic email forwarding. So, ngayon, gumawa rin ako ng video para masundan nyo kasi mamaya, gawin nyo yung procedures. Then, hindi dumating doon sa email na nakaregistro na ginawa niya sa AU yung link na ipapadala nila para matuloy niya yung procedure sa pag-factory unlock. So, ito, gumawa na rin ako ng video so para wala nang problema. So, para magawa natin yung automatic email forwarding na yun, buksan natin Safari, tapos click natin tong bookmark icon na to. Scroll natin pababa, hanapin mo yung AU sa photo. Ito, AU sa photo. So, pagka-click natin nun, may lalabas na page. So, i-translate natin sa English. Okay. So, punta tayo dito sa iPhone settings guide. Tapos, scroll down. Dito tayo sa meron na yan. Yung may katakanang meron na yan. Click natin yan. Tapos, click lang din natin itong orange button na to. So, another page. Loading. So, dito ko inayos yung settings na yan para masend sa Gmail na email address ko. So, click lang natin to. Tapos, click lang natin din tong button na to. So, ibaba niyo tong orange na to. Ayan. Tapos, dito, yung inyong PIN number. So, enter niyo lang. Tapos, click lang natin to once na ma-enter natin yung PIN number natin. Ayan. So, dito nalalabas yun, no? Dito, type niyo dito yung email address niyo. So, dalawang beses, no? So, re-enter email address ulit. Ayan. So, click lang natin itong button dito sa baba. So, translate natin para makita natin kung nag-success ba. So, ayan. The following email address has been set as automatic forwarding destination. So, ganun. Yan, so bali na set na natin. So yung email kung walang darating sa inyo from na sinend ng AU yung link, walang dumating doon sa inyong AU na email. So dito, ito yung pinakamagandang gawin.
para ma-receive yung link na isa-send ng AU. So, chinek ko yung email from yun nga, yung confirmation sa AU. So, ito. Naka-receive ako ng email sa kanila. So, click ko lang itong link na sinan nila. Yun. So, na-unlock na natin, no? Procedure completed. Ayan, no? Completed SIM unlock procedure. Yan. So, bali na open line na natin yung iPhone 11 na nakuha namin nung last April. So, ngayon, sakto 4 months nga. Yun lang po ang tatandaan natin, no? So, pagkakuha natin na cellphone, bilang lang tayo ng 3 months or 100 days. Sakto para ma-open line natin yung bagong unit natin. So, yung iba naman, no? Automatic, hindi na nagpapadala ng email, eh. Yung kasi yung unang ginawa ko, ano yung pagka-click ko doon sa, ano, so, procedure yung kanina. So, automatic ito na kagad yung lumabas. Ewan ko lang kung bakit nagpadala sa email ko. So, yun. I hope nagustuhan nyo itong, nasundan nyo itong tutorial na ito. And I hope i-hit nyo yung like button kung nagustuhan nyo or nasundan nyo itong tutorial video na ito. At kung merong hindi kayo masundan dito sa tutorial na ito, ay mag-message lang po kayo down below para masagot ko. Abot ng aking kakayanan. And, yeah. I hope I see you again in the next video. Please subscribe na rin po kung para suporta sa channel na ito. Maraming salamat po. Domo arigato gozaimashita. Peace.